Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Masarap din palang kausap ang aling yun. Inilibi pa ako. Ililiman na naman kami yung customers. Ako, yung ali, at yung dalawang lalaki. Naka, tumayo na yung dalawang lalaki. Uuwi na yata sila. Eh, kami lang naman yung ali yung customers dito ngayon. Teka, patungo dito yung dalawang lalaki sa kinarurunan ko. Pare, kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkita. Ano nga, Ten? Okay lang naman ako, mga pare. Mukhang hindi mo na kami kilala, pare. Pasensya na kayo, pero sa totoo lang eh, hindi ko na talaga maalala kung saan tayo nagkita. Magkakakilala mo tayo? Hindi, pero... Ngayon ay makikilala mo na kami. Anong kailangan niyo sa akin? Ano? Ano pa kasi ang ginagawa natin dito sa kalye? Tingnan nyo na nga ang oras, maghahating gabi na. Maghahating gabi na nga, pero wala pa rin ang apo ko. Ay malay nyo, baka nasa bahay na yun. Ha? Baka nagkasalisihan tayo sa daan. Hanap tayo ng hanap sa kanya, yung pala, naroroon na pala sa bahay. Eh, bakit hindi nag-text? Eh malay nyo, nalubat siya o kaya naubusan ng load. Kaya tara na. Umuwi na tayo at kanina pa ako inaantok itay. Anong kailangan niyo sa akin? At anong ibig sabihin nito? Huwag kang gagawa ng iskandalo. Huwag kang magpapahalata sa mga servidora. Hindi ka siguro bulag para hindi makita kung ano ang nakatutok sa'yo. Ha? Ngayon, ilabas mo ang wallet at cellphone mo. Dali! Wala pa rin hanggang ngayon ang anak mo. Ay, hindi pwedeng wala akong gawin. Asan kayo pupunta, itay? Saan pa? Ihahanapin ko ang apo ko. At saan ninyo siya hanapin? Isa pa, gabi na. Baka kung ano pang mangyari sa inyo sa daan. Kung anong mangyari sa akin sa daan? Abay, marunong ka palang mag-alala sa akin, no? Eh, siyempre. Magulang ko kayo, eh. Eh, si Nudge, hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Pakialam ko sa taong yun. Bahala siya sa buhay niya. Kaya itay, gabi na. Di na ninyo makikita ang daan. Ako? Ha? Matanda na ako. Kahit ano pa ang mangyari sa akin diyan sa daan, kahit mamatay ako, wala nang masyadong halaga sa akin dahil naranasan ko na ang halos lahat dito sa mundo, eh si Nudge. Ay nako, kaya lumalaki ang ulo ng lalaking yon dahil lagi ninyo siyang kinukonsinte.
kayang-kaya ko ng dalawang ito. Para bang silbi ng pagpasok ko sa Martial Arts Academy kung hindi ko magagamit ngayon yun. O ano pang ginagawa mo? Pasimple mo nang ilapag ang wallet at cellphone mo. Nasa kaliwang tagiliran yung kanyang baril. Tamang-tama sa pala na naisip ko. Ano na? Hindi ka pa rin ba susunod sa pinag-uutos namin sa'yo? Gusto mo na bang pumutok tong hawak kong baril? Pare, paano ko gagalaw eh? Nakatutok sa kaliwang tagiliran ko yung baril mo. Kung gusto mo, ikaw nang dumukod ang wallet ko. Pagkakat nyo ng baril nito, sasamantaling kong pagkilos ko. Agawin ko yung baril niya. Pare, ako na lang dudukot sa bulsa niya. O siya nang dudukot sa kanyang wallet. Pare. Hayaan mong siya na ang dumukot, total. Wala naman siyang kawala. medyo. Nailayo na ang barel. Sige, ilabas mo na ang wallet mo. Oo. Ngayon na! Ayan, bumutan pa yung kasama niya. Hahawakan mo siya sa harapan ko. Ano yun? Tumawag tayo ng polis! Si Nardo! Si Nardo! Nakikipag-agawan ng barel! Nardo! Nasa ilalim ng lalaki na may hawak ng baril si Nardo. At pilit na itinututok ng lalaki ang baril sa mukha niya. Kailangan makagawa ako ng paraan. Tama ang silya. Ipupukpuk sa lalaki na kadagan kay Nardo. Ayun eh, ipapalo ko na sa lalaking ito ang upuan. Tatadyakan kong gawin niya. May hawak ng baril. Ito ba? Ang baril, kukunin ko na. Bago ko maunahan mukong na ito. Ngayon, nakuha ko ng baril. Ngayon, ako naman ang matututok sa kanya ng baril. Tita Mesa. Nasaktan ka ba? Anong masakit sa'yo? Mga pulis! Huli niyong dalawang yan! Sila! Mayroon dito! Ay! 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 Dalawa! Ay! Dalawa naman ang nanggulo! Hindi na talaga nadala ang dalawang ito. Ang dapat sama ito eh. Makulong nang hindi na makalabas. Huwag naman po siya. Men! Dalhin ang isang ito sa presinto. At ang isa naman eh, sa ospital. Kayo po, hindi mo ba kayo nasaktan? Hindi naman, Nardo. Aling Rosa, maraming salamat po ha. Kung hindi dahil sa pagtulong niyo sa akin, hindi ko alam. Baka isa na akong malamig naman kayo. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Sigurado, hinahanap ka na ng lolo mo ngayon. Bakit to? Gusto niyong tumuloy muna sa amin? At ang makilala niyo naman po ang lolo ko. Huwag na iho. Pero umaasa ako na sana ay muli tayong magkikita at magkakausap. Oo naman ho. Pwedeng-pwede. Kung gusto ninyo, di muli tayong magkita sa kantina bukas. Sigurado ka bang walang masakit sa iyo? Baka gusto mong magpa-check up sa ospital. Huwag na ho, Aling Rosa. Kung may galos man ako eh, kaya ko rin po itong maliit lang. Iba rin kung ma-check up ka sa ospital. Kaya halika na. Ako na ang sasagot sa ospital bill mo. Okay lang po ako, Tita Rosa. Ganun pa man, maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin.
Nudge! Apo! Nudge! Apo! Sunya, wala pa rin tao dito sa bahay. Oo, ngayon, kung wala pa. Babalik ako sa labas. Hindi pwedeng pabayaan ng apo ko. Ano ba naman kayo, itay? Nagpapasaway kayo eh. Alam ninyong gabing-gabi na. Umalis ka nga dyan sa pintuan. Sonya, alis ako. Babalik ako sa may labasan. Baka naroon lamang ang apo ko. Hindi nga kayo pwedeng umalis, itay. Dahil gabi na. Ang kulit nyo. Oh, may humintong tricycle. Baka ang pasaway na lalaking... makikita niya. Dumating-dating pa. Makikita niya. Makikita niya! Apo, saan ka ba galing? Alalang-alala ko sa iyo ah. Diyan lang po sa labasan, no? Uli-uli, huwag kang lumabas ng ganoon. At, teka, may sungkat ka sa mukha. Anong nangyari dyan? Wala ho, ito medyo madilim dun sa pinuntahan ko, no? Hindi ko napansin yung naapakan ko, kaya nadulas ako at nasubsob. Hindi ba yan masakit? Tignan mo, may dugo-dugo pa. No, wala ho yan. Malayo po yan sa bituka. At saan ka na naman nagpunta, ha? Magpaalam ka naman kung may pupuntahan ka para hindi naman nag-aalala ang itay. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala sa oras, naglakad-lakad kami sa kalye para lang mahanap ka. Sunya, tama na yan. Bukas mo na siya pagsabihan. At tingin ko pagod ang anak mo. Sige na. Apo, pumasok ka na sa kwarto mo. At ako matutulog na rin. Ikaw lalaki ka. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na. Hindi ka papasok sa kwarto sa gabing to. Ano? At saan siya matutulog? Asan pa? Di sa kalye, sa pinanggalingan niya. Nagawa niyang umalis mag-isa, pues bumalik siya doon sa kalye. Sonya, ano ka pa naman? Gabing-gabi na. Pagpahingahin mo naman kami ng apo ko. Sige na, apo. Pumasok ka na sa kwarto mo. Tignan mo, may masama na palang nangyari sa anak mo. Wala ka pa rin pakialam. At naniwala naman kayo sa kwento ng lalaking yun. But nakita mo nang ang sugat sa siko ng anak mo eh. Hindi ka pa rin naniniwala. Ay, malay nyo kung saan galing ang dalawang yan. Malamang kasama niya ang kanyang nobya na malandi. Malay niya, naghabulan sila dyan kung saan-saan. Gumawa lang ng kwento kunwari. Para magkaroon ng sugat eh. Ay, nako. Imposible talagang kausap. Sonya, diyan ka na nga. Okay na ba ang kutsing ito? Segunda mano lang to, pero parang bago, no? Ayos to, sweetheart. Okay na okay. Masakyan ko nga kung bagay ba sa akin. Bagay sa'yo yan, syempre. Siguro naman maaga ka nang uuwi ng bahay niyan. Oo naman.
Sasakyan lang naman talaga ang dahilan kung bakit ako laging ginagabi ng uwi. O sige, pumunta ka na dun sa kausap mo habang sinasanay kong sarili ko sa pagmamaneho ng sasakyang ito. Ano ma? Sa atin ang kotse na yan? Oo. Hindi ba sabi mo minsan eh, nalilit ka sa pagpunta mo sa mga project mo dahil nagko-commute ka lang. O ngayon, hindi ka na magko-commute dahil may sasakyan ka na. Eh, sino naman ang gagamit yan? Eh, hindi naman ako marunong maneho. Ah, bakit? Sinabi ko bang ikaw ang magmamaneho? Ho? Eh, sino po? Eh, di ang Tito Max mo. Ano? Ipagmamaneho ka ng Tito Max mo papunta kung saan ka may project. Eh, at saan naman niya kukunin ang pambayad dyan? Eh, kakarampol lang naman ang iniabot niya sa inyo. Ah, bakit? Sinabi ko bang ang Tito Max mo ang magbabayad nito? Ah, huh? Kung hindi si Tito Max, eh sino po? Eh, sino pa? Di ikaw. Ikaw tong may magandang hanap buhay. Di ikaw ang magbayad. Ano? Ba naman si mga kumuha ng sasakyan si Tito Max pero akong pinambabayad niya, no? Ano? Oh, ako daw yung magbabayad. Hindi naman ako magmamaneho. Kundi si Tito Max. Kinuha ang sasakyan ng Tito Max mo pero ikaw ang magbabayad? Oo, Lolo. Ganun na nga ho. Hanggang ngayon eh, yan pa rin ang bukang bibig mo, ha? Ang kutse na para naman sa'yo? Eh, mama, unang-una, hindi ko naman sinabing bumili kayo ng kutse. Pangalawa, bakit ako bibili ng kutse? Hindi naman ako marunong magmaneho. Paano ko magagamit? At kung si Tito Max ang gagamit, edi siya dapat yung magbayad, hindi ako. Eh, di para siyang binilan ko ng sasakyan. Eh, ano naman? Kung siyang binilhan mo ng kotse, asawa ko naman siya. Asawa kayo. Kabit lang kayo. Ano? May sinasabi ka ba? Wala ho. Ang sabi ko, kukuha pala ako ng kotse, eh bakit hindi niyo muna sinabi sa akin? At bakit ko pa sasabihin sa'yo? Ngayon nga lang nga ako hihingi sa'yo eh. Masama pang loob mo. Eh, saan nyo kinuha ang pinambayad ninyo? Eh, hulugan yan! Hulugan? Ang ibig ninyo sabihin? Utang? Eh, ano pa nga ba? Dapat sana, sinabi nyo muna sa akin ang plano ninyo. Para lang sa ganon, nakamura pa rin tayo. Pero may kilala ako. Papayag kaya si Nards na ipagmaneho siya ng kanyang Tito Max? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha!
Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kaisaran ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating na-